Magulay na hapon po mga ka-vegiskwela. Nagbabalik po ang inyong suking plant doctor. Ako po si Doc Jed at isang makulay na hapon ang inyong maaasahan ngayon dahil ang topic po natin ay tungkol sa kamatis na sinasabing pampakinis ng kutis. Kaway-kaway po sa lahat ng mga gumagamit ng tomato soap na gaya ko na sinasabing may anti-aging property. Maiba naman po tayo. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang Pilipinas ay nagtala ng 220.8 thousand metric tons ng volume of production sa kamatis na halos katumbas sa 4 na bilyong piso. Ibig sabihin po, mga ka-vegiskwela, hindi basta-basta ang kamatis dahil bilyon po ang pinag-uusapan. Siguradong may pera pagdating sa kamatis. At tumuto kayo sa isang oras na programa ngayong hapon para may chance kayong magkapera pag kayo ay makapag-harvest kung kayo ay mananalo ng aming East West Seed Go Grow Seed Pack na ipapadala sa inyo kung kayo ang makasagot ng tama o unang makasagot ng tama sa aming trivia questions. At ngayong hapon, para maging productive ang ating pagsasaka ng kamatis, tutulungan tayo ni Doc Pau, isang plant pathologist ng East West Seed, upang paano alagaan ang ating kamatis pagdating sa sakit at pesting insekto. So Doc Pau, welcome at magandang hapon sa iyo. Maraming salamat po, Doc Jed. Magandang hapon din po sa inyo at sa ating pong mga viewers. Hello po. Sana po ay malusog po kayo dyan sa inyong mga tirahan. So ngayong hapon po, panibagong kaalaman na naman ang amin pong ibabahagi. So ituturo ko po kung ano-ano ba yung mga pangkaraniwang sakit at peste na nai-encounter natin sa ating mga taniman ng kamatis. So tulad po nung mga nakaraang webinar, ibabahagi po namin ang mga pagkakakilanlan ng mga sakit na ito at kung paano po sila kinokontrol. Magbibigay din po ako ng mga questions na mula po sa aking presentation. So unahan na lang din po kayo na magsagot para magkaroon kayo ng chance na manalo ng East West Seed Gift Pack. So tutok po kayo hanggang sa dulo para maabutan din po ninyo ang Q&A portion. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede din po ninyo i-comment ito sa ating comment box. Doc Jed? Okay, salamat Doc Pau. At banggitin ko po yung mga nanalo sa nakaraang webinar noong Martes na sina Ireneo Quejada, Romeo Aquino Valdez, Gilda Papasin, Majoy Bendy, Melissa Palacio Monteclavo at John Barbosa. Congratulations po at salamat sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa aming The Plant Doctors Are In FB Live. At susunod na po si Doc Pau para sa kanyang lecture on tomato pests and diseases. Doc Pau, the floor is yours. Thank you po, Doc Ted. Magulay na buhay mga ka-vegiskwela. Sa hapon pong ito, atin pong tatalakayin ang mga common diseases and insect pests na tumatama sa ating kamatisan. So sa lecture ko pong ito, ako po ay gagamit ng tatlong P. So ito yung pagkilala, pagkalat at pagkontrol, pagkalat at pagdami at pagkontrol. So sa disease management po, kailangan kilala po natin kung ano yung mga peste na gusto natin i-control. So malalaman po natin yon, makikilala natin sila based on their symptoms at signs na ipinapakita kung mayroon man. At dapat alam din po natin kung ano ba yung mga may sanhi nito. Kung sanhi ba sila ng virus, bacteria, or fungus. So dapat alam din natin kung paano sila dumadami at kumakalat. So, base dun sa dalawang P po na iyon, malalaman natin kung ano yung mga maganda natin gawin para makontrol natin sila. So, ang mga tomato diseases na akin pong ipapakilala ay ang target spot, bacterial wilt, pit necrosis, at leaf curl. So, ang una po na aking ipapakilala ay ang target spot. So, ito po ay sanhi ng isang fungus.
So malalaman natin na meron na tinamaan na ng target spot ang ating tanim base sa kanyang symptom. So ang symptom po niya ay yung meron siyang mga brown spots sa dahon or sa fruits. Yung brown spots po na yun, mapapansin din natin na yung kanyang margin or yung hangganan ng mga spots ay dark brown ang kulay. So, kung tititigan din po natin yun sa personal, ganito po yung kanyang itsura. Meron siyang concentric rings. Ito pong nasa slides ko. Meron siyang concentric rings kung saan po para po siyang yung target board or dart board. Kaya pinangalanan din siya na target spot. So sa fruits, hindi po nagkakalayo ang kanyang symptoms. Ganoon din po na may brown spots at may concentric rings. So ano yung mga conditions para magkaroon ng ganitong sakit? So ang gusto ng fungus po na ito ay warm temperatures at basa yung dahon. So sa condition na yon, mas nagkakapagparami sila at in return, nakakapag-infect. So, paano sila naikakalat? Naikakalat sila sa pamamagitan ng rain splashes at winds. So, ano naman po yung mga maganda nating gawin para makontrol natin or mamanage natin itong sakit po na ito? So, dapat po gumamit tayo ng mga seedlings na walang sakit. So, dapat din po ma-maintain natin yung good field sanitation. So, ano yung mga pwede natin gawin? So, for example po, during land preparation, dapat tinatanggal natin yung mga damo na nasa paligid ng field natin. Kasi po, nagsaserve ito as an alternate host. So, ang isa pa po ay kapag ka tayo ay nandoon naggagala sa ating field, pagka may nakita na po tayong mga pangilan-ngilan na spots dun sa leaves, ay dapat po pinuprune na natin yun, tinatanggal na natin para hindi na po ito kumalat. So, mahalaga po na minomonitor natin yung ating taniman. So, ang isa po ay avoid dense planting. So, ito po kapag kasi dikit-dikit masyado yung mga tanim natin, ang nangyayari po kapag umulan, kumbaga po matagal matutuyo yung dahon kasi yung evaporation ng tubig ay matagal. So yun yung gusto nung fungus, yung basa po na kapaligiran, basa na dahon. So maaari po tayo mag-spray ng preventive fungicides, gaya po nung may active ingredients na chlorothalonil at mancozeb. So, ang next naman po ay ang bacterial spot. Ang bacterial spot po ay isang uri din ng leaf spots na kung saan ang nagkukos ay bacteria. So, dito po, ang symptoms naman niya ay makikita natin as yung kanyang mga spots ay irregular at water soak. So, kung titignan nyo din kung mabuti yan, yung ilalim na part ng dahon kung saan may spots ay water soak po siya. Tatandaan din po natin na kapag bacterial infection, water soak po yung mga spots niya. So, ano naman yung mga conditions para magkaroon ng ganitong disease? So, infection daw is favored by 24 to 30 degrees Celsius na temperatura. At, ayan, yung mamasa-masa din na panahon, yung mahalumigmig. Kasi po, yung bacteria, ang gusto po niyan ay yung basa na environment. Doon po sila mabilis na magpadami. So, ano yung mga kailangan nating gawin, yung mga pwede nating gawin para makontrol po ito? So, una, avoid overhead irrigation. So, ito po, para ang principle po nito para lang hindi mabasa yung dahon. So dapat iwasan natin yung paggamit ng overhead sprinkler. So dapat po yung pagdidilig natin ay direkta lang po doon sa puno. Pangalawa po, prune infected leaves or fruits and dispose properly. So yun po mahalaga na nagmo-monitor po talaga tayo. Kasi po, pag may nakita tayo na ilang plants na meron infection, yun po, tanggalin na po natin. At dapat po, pag ginawa po natin ito, may dala na din po tayong sako or supot para hindi na tayo yung magkakalat. Kumbaga po, ay direkta na natin silang ilalagay doon. At mag-disinfect po tayo ng mga tools na ginagamit natin. Example po, yung pruning shears na ginamit natin panggupit dyan. Ayun, dapat po, gumagamit tayo ng household bleach, may 10% ang kanyang solution. So,
Para po ito ay maiwasan yung paghawa at pagkalat. So, avoid working with the plants when leaves are wet. So, alam natin na yung bacteria gusto niya yung tubig. Gusto niya yung mamasa-masang environment. So, pagka hinawak-hawakan po natin yung halaman natin, tapos basa, ayan, humawak tayo dun sa another plants na healthy, sure po yun na maikakalat na natin, maitotransfer na natin yung bacteria. Okay, ang next naman po ay isa ding bacterial infection, ang bacterial wilt or tinatawag natin na green wilting. So, bakit po? Kasi po ito pong sakit na ito, kung makikita po ninyo yung dahon niya ay green, pero naglalanta siya. So, mapapansin niyo po ito na naglalanta during mainit na panahon, like po pagka tanghali. Pero pagka yung pahapon na or early in the morning, nakaka-recover siya, mukhang masigla sila. Pero yun nga po ay meron na silang bakterya sa loob ng kanilang katawan. So ang maganda din pong gawin ay i-uproot natin o bunutin natin itong naglalanta na to. So pag binunot natin, tinignan natin yung stem niya doon sa gawing baba at mag-cut tayo doon ng portion, yung loob po nung yung loob po nung stem na yun ay kulay brown, gaya po nitong nasa picture. So, instead po na white, kulay brown siya kasi po, nanginain na po yung bacteria dyan, sinira niya na yung gitna, yung vascular system ng halaman. At ang isa pong magandang gawin para ma-confirm natin na ito ay sanhi ng bacteria ay gawin po natin yung ooze test. So, sa mga nakaraang webinar, pinakita po kung paano ginagawa yung ooze test. So, dito po sa picture, makikita nyo po, ayun po yung gumagalaw na para siyang gatas. So, ganun po yung kulay niya, ma-white-white. So, yun na po yung bacterial ooze. Yun na po yung sign na ito ay isang bacterial infection. So, paano ba napupunta itong bacteria na to dito sa halaman? Ito pong bacteria na to ay nabubuhay sa soil. So, pumapasok po siya sa halaman through sa roots na infected or wounded. So, yung mga nematodes or yung mga root feeding na insects, sila po yung mga sumusugat dun sa ugat. At pag nasugat, yun na yung chance ng bacteria na pumasok at pumunta sa iba't ibang parts ng halaman. So, sumasabay po sila doon sa daluyan ng tubig. Kaya, nakakapunta sila sa hanggang taas ng halaman. Okay, so ano yung mga disease, yung mga condition para magkaroon ng disease po na ito? So, ito po ay gusto nila yung medyo mataas na temperatura, yung medyo mainit. Ayan, nagra-range sa 30 to 35 degrees Celsius. At gustong-gusto din po nila yung mabasa-masang environment. Nabanggit ko po kanina na ang bacteria gusto po nila ng wet environment. Okay, so ito po ay naikakalat din ng tubig. So, doon sila nakatira sa lupa. So, pag nag-furrow irrigate tayo or ayan, nag-furrow irrigate tayo, once na madaanan ng tubig yung infected na halaman, check po na kakalat na po yun. So, kung saan dumalo yung tubig ay kasakasama na po nung bacteria. So, ito po ay naikakalat din ng pag-cultivate. So, pag nag-aararo tayo, ayan, so naikakalat po niya yun. So, ano yung mga management and control na pwede nating gawin? So, ito po, remove wilted plants including soil. So, again, monitoring ng halaman. So, pag may nakita tayong isa o dalawang halaman na naglalanta, tanggalin na po yun kasama yung soil na nakapalibot dun sa roots. Okay. Kasi po, para maiwasan yung pagkalat. Ayan, avoid planting in areas with history of BW. So, kumbaga po, yung last season, meron na tayong infection. Tapos, sa next planting season, nagtanim tayo sa same area, same lot. Check po na magkakaroon na ulit tayo ng infection ng bacterial wilt sa itatanim natin. So, ano yung pwede nating magandang gawin kapag gaganon para magamit pa rin yung lupa? So, pwede tayong mag-rotate dun sa mga
Pwede tayong magtanim ng mga crops na hindi tinatamaan ng bacterial wilt. So, katulad po nung mga legumes or mais, ganyan. Yun po yung mga pwede nating i-crop rotate. So, sa pamamagitan po nun, nababawasan yung population ng bacteria doon sa infected na soil. So, remove weeds that may harbor bacteria. So, ayun po. Ang mga weeds ay alternate host ng mga pathogen at pesting insekto. So, gumamit po tayo ng mga varieties na meron din pong intermediate resistance sa sakit na ito. At gayon na din po yung paggamit ng mga rootstock na mayroong resistant. So, ang maganda pong gawin kapag yung field nyo ay talagang infected na ng bacterial wilt ay pwede po tayong mag-biofumigate gamit po yung mustasa. So, paano ba ito ginagawa? So, during land preparation po, magsasabog po tayo ng buto ng mustasa at hintayin natin itong mag-grow, hintayin natin itong magkadahon at isasama po natin yun sa pag-aararo. So, ang principle po nito ay kailangan mabulok yung mustasa kasama nun sa lupa. Kasi po, itong mustasa na to ay naglalabas ng gas na nakakamatay sa bakterya. Okay, so, ang next po ay ang pit necrosis. So, ang pit necrosis po ay sanhi din ng isang bakterya. Paano natin malalaman na meron tayong ganitong uri ng sakit? So, makikita natin na yung stem niya ay may mga brown lesions, may mga para siyang mga pasa-pasa. Ayan po, pero hindi po yan hinampas. Siya po ay sanhi ng bacteria. So, ito pong mga stem na to na may pasa kapag po inyong hinati, makikita po ninyo yung loob niya ay walang laman or kulay brown. Kasi po, yun, kinain na yun ng bacteria. So, ayan po, makikita din ninyo na hollow. Ayan po yung gitna niya, walang laman. So, ano yung mga conditions para ma-develop itong sakit na ito? So, gusto niya yung malamig yung temperatura sa gabi. Ayan. At mataas na relative humidity or yung mamasa-masang environment, yung mahalumig-mig. So, sa mga ganong condition po, mabilis yung kanilang pagdami ng bacteria. So, mabilis din siyang mag-infect. At isa pa po, gusto po ng bakteriyang ito na yung halaman ay merong mataas na nitrogen fertilization. Kasi ang nangyayari pag mataas po yung or excess yung nitrogen input natin sa ating halaman ay nagiging mas mabulas, mas mag-green, mas juicy para sa kanila yung halaman. So, less effort sa kanila na manginain. So, ano yung mga pwede nating gawin? Ayan po, avoid excessive nitrogen application. So, yun nga po, nagiging mabulas, nagiging mas malambot yung halaman kapag ka-excess yung nitrogen nila. Okay, so observe proper planting distance. Okay, hindi lang sa tao applicable ang ating proper distance. So, sa halaman, kailangan po, sinusunod natin yung mga recommended na planting distance. So, ang principle po nito ay yung para kapag nabasa ng ulan, mabilis na natutuyo ang dahon, ang halaman. So, remove infected plants. So, paulit-ulit nating sinasabi, nire-remind na monitor para yung mga mangilan-ngilan, mga dalawa, ganyan, na infected na plants ay matanggal natin agad at hindi makapanghawa. So, control din natin yung root knot nematode at root feeding insects. Kasi po, gaya ng bacterial wilt, ito pong bacteria na to ay nabubuhay sa soil. So, umaakyat din po itong pit necrosis na to, itong bacteria ng pit necrosis through wounds sa ugat. So, papasok sila dun sa ugat hanggang sa makataas sila dun, sumasabay sila sa daluyan ng tubig. Kaya, napupunta sila sa stem. Okay, so dadako naman po tayo dun sa sakit na sanhi ay virus. So, ang halaman ay tinatapuan din po yan ng virus, hindi lang tao, hindi lang hayop.
So ito pong ipapakilala ko sa inyo ay si tomato leaf curl virus. Ito po ay sanhi ng ayan, tomato leaf curl Philippine virus. So ito pong virus na ito ay naikakalat ng white fly. Okay, kung sa tao po meron po tayong dengue virus sa naikakalat ng lamok, dito naman po sa tomato leaf curl ay naikakalat siya ng insektong white fly. So ano yung paano natin malalaman na meron tayo nito? So ang symptoms po niya ay yung pag-curl ng mga dahon, lalo na po dun sa gawing shoots. So may times po po na nag-yellow din siya. So kapag ang atin pong seedlings, yung maliit pa lang ay tinamaan na, kinagatan na ng white fly na may dalang virus, ang tendency po nun ay mababansot na yung halaman at hindi na siya makakalaki at makakapamunga. So kapag ganun po, maganda po na tinatanggal na natin sila para hindi na makakalat. So ano yung mga pwede natin gawin, mga control, mga management? So use resistant varieties. So, ang Easter seed po, meron pong mga available na variety ng seeds na merong intermediate resistance sa sakit na ito. So, ito po yung D-Max, Red Gold, Marimax na may intermediate resistance po dito. So, remove infected plants. Ayan, so sinabi ko nga kanina, kapag merong meron na kayong napansin na nangungulot, tanggalin na po ninyo para hindi na siya kumalat. So, importante na nagmumonitor tayo ng ating halaman. So, remove weeds, ayan, alternate host. At i-control din po natin or bawasan natin yung population ng white fly kasi nga po sila yung nagkakalat ng virus. So, pag walang white fly, walang kakalat na virus. Okay, so dadako naman po tayo sa mga common insect pests na nai-encounter natin sa ating taniman. So ito po si white fly, leaf miner, at fruit worm. Okay, so ito po si white fly, yung nagdadala ng virus ng leaf curl. Okay, ano bang itsura ni white fly? So si white fly po ay kulay puti po siya. So sila po ay gustong-gusto nilang nanginginain doon sa parang tambayan nila yung ilalim ng dahon. So ganyan niyo po silang makikita sa inyong taniman, sa inyong mga kamatis. Yan pong madami po sila tumpok-tumpok na kulay puti na kapag ginalaw niyo yung halaman, ayan, bigla na silang magsisiliparan. So ayan din po yung itsura ng nymph, madilaw na bilog-bilog na nandun sa ilalim ng dahon. So, ano yung mga management at control na pwede natin gawin? Yun, okay, monitor the area, monitor, remove yung weeds kasi alternate host sila ng white fly at kung ano-ano pang insekto. So, gumamit din po tayo ng yellow sticky trap. So, sa mga nakaraang webinar, pinapakita na ang paggawa ng sticky traps. So, dyan po, didikit sila at matatrap. So, pwede din po tayong gumamit ng mga insecticides such as neem. So, ito pong neem na ito, nagtataboy po siya ng mga insekto, hindi lang ang white fly. So, pwede din tayong gumamit ng fungus na Buberia bassiana at ang insecticide na may active ingredients na dimethoate or novaluron. Okay, ang next naman po ay ang leaf miner. So, ang leaf miner po, tinawag siyang leaf miner kasi nagmamine siya dyan sa, gumagawa siya ng tunnel, parang tunnel dyan sa dahon. So, yun po yung kanyang inaatake yung dahon. So, paano nila to nagagawa? So, yung adult po na leaf miner, yung nanay nila, mag-i-inject siya ng itlog dyan sa dahon. So, pagka nag-hatch into larva, itong mga eggs na to, ayan na po sila, yung mga yellow dyan sa ating slides. So, manginginain na po itong larva na to ng dahon. Kaya din po, ganyan yung itsura niya. So, parang uubusin niya yung laman ng dahon. At, ayan. So, yung larva na yan, magpupupate at magiging adult na din po sila. Okay, so management and control para dito, regular monitoring, prune or remove affected plants.
that part. So, pag may nakita tayo na meron ng mga mine dyan, mga tunnel sa dahon, maganda po na i-prune na natin yun para hindi na sila maging adult pa. So, dapat po itatapon natin sila ibabaon sa dumping pit. Okay, use blue sticky trap. O, same lang po ng yellow sticky trap ay mga sticky po itong mga traps na ito. So, pag blue, attracted si leaf miner dyan sa blue. So, gumamit din po tayo ng mga ito, insecticide, itong neem base, itong oil na ito na nakakapag-repel. Yung Bovaria bachiana na friendly fungus at yung itong may active ingredients na Lambda cyhalothrin. Ito po ay isang insecticide. Okay, move po tayo kay fruit worm. So, gaya po ni leaf miner, yung adult po niyan ay nilalagay niya din sa dahon yung kanyang itlog. So, maglilay siya ng egg sa dahon hanggang sa mag-hatch into larva at yung larva lilipat dun sa fruits at dun sila manginginain hanggang sa ubusin nila yung mga fruits natin na yung mga fruits. So, paano sila maiwasan? Paano natin sila i-manage? Yan po, regular monitoring, removal ng larva na nakikita na natin para hindi na maging adult. Removal or disposal ng damage na dahon. Yan po. So, deep plowing. So, bakit? Kasi po, ito pong mga larva na to, yung mga pupa nila, bumabagsak sa lupa. So, pag nag-deep plowing tayo, ang tendency no, yung mga nag-bore na pupa dun sa soil, mai-expose natin sila sa sunlight at madededs na sila, mamamatay sila. Okay, pwede din tayong gumamit ng mga insecticides na may active ingredients na Lambda cyhalothrin, spinosad, abamectin, and chlorantraniliprole. Okay, so move po tayo sa integrated pest management. So, sa mga nakaraan naming webinar, palagi po namin isinasama itong si IPM or si integrated pest management. So, ito po ay isang magandang approach para mapatay natin or makontrol natin yung mga peste na nakikita natin sa ating field. So, dito po, ang IPM po ay may iba't ibang approach or strategy na pwede nating magamit. So, hindi lang tayo kakapit sa pesticide, sa chemical. So, madami tayong pwedeng panghawakan para makontrol yung ating mga peste. So, ito pong IPM na to ay composed po siya ng iba't ibang practices na pwede nating sundin. So, ito po, meron po tayo ditong pyramid na kung saan yung base ng pyramid, yung pinakamalaking parte niya ay yung cultural control, cultural management. So, dito po, iniiwasan natin yung insekto, yung peste. So, ano yung mga pwedeng gawin dito kapag cultural? So, dito po mapasok yung pagpili natin sa mga high quality seeds at seedlings. Yung sanitation, yung pag-rotate natin ng mga crops na itinatanim natin at pagpili din ng mga area na tataniman natin. So, sumusunod po dito ay yung physical, mechanical na approach. So, dito po, yung mga practices like pruning, mulching, paggamit ng mga traps, yung mga crop barriers, ganyan. Weeding, yan po yung mga practices na nakapaloob sa physical, mechanical na approach. So, next po ay yung biological control. So, dito po, dito natin ginagamit yung mga friends nating insects, friends nating bacteria, fungus, yan po. So, sila po yung mismong pumapatay, nagko-control doon sa mga hindi natin friends na insekto at amag at fungus, ganyan. So, yung mga peste, sila po yung mga pumapatay doon. So, ang last resort natin, ayan, yung chemical control. So, dito po pumapasok yung paggamit natin ng mga biorational or green pesticides. Okay, so ano ba yung, ano, bakit natin ito laging ine-emphasize itong CIPM? Kasi po, ang nangyayari ngayon,
ay lagi tayong nakaasa, nakarely kay chemical pesticide na kung saan ay hindi po kaaya-aya, hindi po maganda. Kasi ang isang negative effect nun ay nagkakaroon ng immunity ang ating mga insekto sa mga chemicals na yan at yung environment protection din. Okay. So, ito po yung lagi nating binabanggit, monitor, para makita natin ng maaga yung mga sakit at pesting insekto na nandoon sa tanim natin. Okay, paggamit po ng mga reflective mulches. So, ito po, nasisilaw dito yung mga insekto. Removal of weeds. Ayan, yung alternate hose. Paggamit po ng sticky traps. Ayan po yung white fly. Yung yellow sticky traps na attracted dyan ang most insect. Ang white fly, ang aphids. At ito naman pong blue sticky traps. Attracted dito ang mga thrips at leaf miners. So, ito pong mga ito, hindi lang sila basta nakalagay dyan. Hindi lang po sila decoration sa ating field. So, may purpose po sila. Okay? So, at ito pong mga colored traps na ito ay meron silang sticky substance. So, inapplyan or inisprayan yan ng oil or grasa para dumikit dyan yung mga insekto. So, paggamit ng friendly insects, yan, yung biological control na ating pong tinatawag. So, mga friendly insects such as earwigs, larva, trichogramma, lacewing, ayan. So, sila po yung mga kumakain ng mga pesteng insekto. So, ito pong si trichogramma, iniitlog niya yung kanyang, ini-insert niya yung kanyang egg sa larva. Okay, saan po natin makukuha itong mga biological control agents na ito? So, ito po ay libreng ibinibigay ng mga, ayan, ng RCPC, ng NCPC, na kung saan po ay ini-encourage din nila tayong gumamit ng mga ganitong uri ng control agents. So, bawat region po, mayroong mga offices ang mga RCPC na ito. At meron din po yan na sa NCPC, sa UPLB, at sa DABPI sa Malate, Manila. So, yan po yung mga pwede ninyong puntahan. Okay, so ang mga botanical at biological insecticides. So, dito po pumapasok yung neem oil, kung saan nagre-repel siya, tinataboy niya yung mga insekto, yung Viburnia bassiana na friendly insect, friendly fungus, sorry, at ang Bacillus thuringiensis na friendly bacteria. So, ang spinosad, isa din po siyang mula din po siya sa friendly bacteria. So, ito po, sa mga previous webinars namin, madami pong nagtatanong ng ingredients and procedures sa paggawa nitong botanical insecticides na to. So, ito po, yung mga pwede nyong makuha dyan sa inyong kitchen. So, ito pong garlic chili spray na to ay ginagamit po to or practice po ng isang organic farm na pang-spray nila, pang-control nila sa kanila, sa mga insekto. So, pwede nyo pong i-screenshot itong slide na to para mabalikan po ninyo. Okay. So, ito na po yung paggamit ng synthetic insecticides. So, madalas po naming pinapaalala kung paano ba yung tamang paggamit ng mga insecticides po na ito. So, dapat, pag gumamit tayo ng insecticides, alam natin kung paano yung proseso. Dapat po pinapalitan natin yung active ingredients, yung mode of actions para maiwasan po natin yung resistant or yung pagka-immune ng mga insekto sa mga pesteng ito. So, ano ba ang insecticide mode of action? So, ito po yung pamamaraan ng insecticide kung paano niya patayin or puksain yung mga insekto. So, for example po, ang isang insecticide ay merong mode of action na ang tinitira niya ay yung nerve, yung growth ng insekto, yung muscle, yung reproduction, yung respiration. So, yun po yung mga mode of action ng insecticide. Tinitira niya sa iba't ibang paraan ang
insekto. So parang sa tao, parang sa tao, merong iba na pumapatay gamit ang kutsilyo, gamit ang baril. Ayan, meron din po na nang sasakal, ganyan, nanununtok. So yun po yung mode of action na kailangan nirorotate natin or pinapalitan. Okay, reminder sa paggamit ng mga insecticide na ito. So, ito po yung sample ng pag-rotate ng mga MOA. So, for example po, sa unang application natin ng insecticide, nag-spray tayo ng insecticide na ang MOA niya ay nerve yung tinitira. So, yung mga ugat-ugat, yan. So, dapat po yung next na i-spray natin ay growth naman yung naaapektuhan para iba naman po. So, sa pangatlong spray natin, dapat yung muscles para maparalyze naman yung mga insekto. So, sa tatlong MOA po na nagamit natin, iba't iba po yung tinira nung insecticide. So, yun po ang magandang gawin. Okay? So, tapos na po ang aking lecture at sana po madami po kayong natutunan at pwede nyo din pong bisitahin ang Plant Doctor online. So, marami pa pong mga peste at sakit na akin pong hindi nabanggit at kung gusto nyo pong malaman kung ano-ano ito at kung paano ma-manage, ma-control, pwede nyo pong bisitahin ang Plant Doctor online. Free lang po iyan. Okay, so Pagulay na buhay mga ka-vegiskwela, magandang hapon po. Nagbabalik po muli ang inyong ka-vegiskwela, Doc Jaira, bilang inyong moderator para sa hapon na ito. Ako po ang magpaparating ng inyong mga katanungan at ibang mga concerns sa ating mga nagagandahang plant doctors on duty today. So para po sa mga tanong sa sakit, ang sasagot po niyan ay si Doc Pau. At syempre, sasamahan din po tayo ngayon ng ating natatangi at kasing kinis ng kamatis ang kutis na si Doc Jed para sagutin ang mga tanong ukol sa insekto. So, sino po ba dyan ang suki ng Lazada? Good news po, available na po ang Go Grow Pack Seeds ng Istwe Seeds sa Lazada. So, sa lahat po ng mga backyard and home gardeners, punta na po kayo sa Lazada app at mag-order na po kayo. So, shout out lang po sa mga nanonood sa atin ngayon na si Sir na marami po ang nagaling sa iba't ibang lugar. So, marami po tayong viewers from Dolores, Quezon, Lawag City, San Jose del Monte City, Occidental Mindoro, Laguna, Pampanga, Leyte, Pangasinan, Cavite, Bulacan, Aklan, Albay, meron din sa Albay. So hello po sa mga taga-Albay, Nueva Ecija, Tarlac, Batangas, Iloilo, Bohol at Bacolod City. So hello po sa inyong lahat na nanonood diyan. So teka lang po ha. Babasahin pa natin. Oh, yun. So, katulad po ng mga nakaraang sessions, meron po tayong trivia questions. So, para po sa mga nagtatanong kung paano makakasali sa aming trivia question, sa lahat po ng nanonood ngayon ay kasali na. Automatic po yan. So, paano naman po tayo mananalo? Paunahan lang po sa pagsagot. So, ang mauuna pong maglagay ng sagot sa comment box ay ang mananalo. Sabi nga ng lola ko, daig ng maagap ang masipag. So, yung mabibilis dyan. So, yun. Yung mga abangers natin dyan sa trivia questions, mag-ready na po kayo. So, syempre, yung pinakauna at may tamang sagot ang pipiliin po ng aming virtual team. So, para po dun sa mga nanalo sa last trivia question namin, last Tuesday, para sa mga mabibilis pa sa kamatis na sumagot na si Sir Irineo Quejada, Romeo Aquino Valdez, Hilda Papasin, Majoy Bendy, Melissa Palacio Montecalvo. So, second time winner na po natin siya. And si Sir John Barbosa. Congratulations po sa inyo. So, para po ma-claim niyo yung prize nyo, mag-message lang po kayo sa
sa East West Seed, and then ibigay niyo po yung pangalan niyo, address, contact information para po maklaim niyo yung prize niyo. So gusto ko rin pong i-acknowledge at i-shout out ang ating mga Suking viewers. So ang ating mga Suking viewers na si Sir Hipolito Naldosa Jr., Nestor G. Villaflor, Linda Pestano, Buboy Marcos, Romeo Aquino Valdez. Yan si Sir Romeo, lagi ko yung nakikita, nagko-comment at nagsasagot sa ating trivia questions. And then si Michaelo Vio Cabales Bocalere. So si Sir Vio po ay tatay ni Rupaw. Hello po sa inyo. So, and then si Sir Ireneo Quijada, si Sir Gerardo Dacumos, yan, napaka-active din po niyan sa mga comments at sa mga questions. Ano po? And Sir, si Sir Yaj Sorana. Si Sir Yaj Sorana po yung in-answer po natin yung kanyang request ng onion diseases na webinar po natin last Tuesday. And Sir, si Ma'am Rosalina de la Cruz. And si Sir Nars Bahet, lagi po yan, nakatutok sa atin. Ano po? Si Ma'am Madora Abril da Sir. And si Sir Wilbert Patenya. So, Sir, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa patuloy na pag-follow sa aming webinar at pakikinig po sa amin lagi. Ayan. So, ang topic po natin ngayong hapon ay ang pangkaraniwang sakit at insektong umaatake sa kamatis. So yes, kamatis po ang crop natin ngayon. So kamusta naman po ang mga nagtatanim ng kamatis dyan at may hilig sa luto na may kamatis? Taas po ang kamay. So yan po. So ang kamatis daw po ay mayaman sa vitamin C. So kaya pala sabi ng lola ko, kumain daw po ng kamatis para kuminis ang kutis. Ayan. So para po sa aking trivia question, anong meron na antioxidant ang kamatis na nagpapatibay ng ating immune system at nagbibigay ng kulay na red to pink sa kamatis? So sagot na po mga trivia question abangers. Lagay na po natin yung sagot natin dyan. Siyempre, check din po natin kung tama po yung spelling. Ano po, kasi kung nauna kayo, tapos wrong spelling, sayang naman. So bago nyo ilagay yung sagot nyo, check nyo muna kung tama yung spelling. Ano po? So ayan, marami na pong mga questions na pumasok, mga doctors. So dahil kamatis po ang topic natin ngayon, let's do this, mga plant doctor. So ready na po ba kayo, mga plant doctor? Yes, ready na, Doc Jan. Okay. So para po sa first question, ang first question po ay galing kay Isel Sebastian. So, sabi ni, hindi ko po alam kung si Isel ay babae or lalaki. So, sabi po niya, yung tanim ko pong kamatis ang lulusog po, pero nalalanta na hindi man lang umabot sa pamumulaklak. So, Doc Pao, ano po kaya ang pwedeng problema ng kamatis niya? Ayan. So, hello po sa iyo. Viewer Isel, so pwede nyo pong i-compare ito dun sa pagkalanta ng bacterial wilt na aking pong sinabi kanina. So kung yung pagkalanta po ng inyong halaman ay green lang yung dahon niya, so isa na po yun na suspect na siya ay bacterial wilt. So pwede nyo din pong gawin ay bacterial wilt test po kayo. So nabanggit ko din po kanina doon na yun po ay pang-confirm na test kung ito ay bacterial wilt. So, isa pa po, pwede din po ninyong i-check yung ugat kasi po baka nematode naman po yung tumama or kumakain dun sa ugat nyo kaya nalalanta. So, yun po. Okay. May dadagdag din po ako, halimbawa sa paglanta po, ano? So, doon po sa lecture ni Doc Pao kanina, sabi po niya, pag bacterial wilt daw po, kulay green. Nalalanta siya pero kulay green. So isang indikasyon din po yun na pwedeng bacteria po yung tumama. Pero tama din po si Doc Pao na i-check din po natin yung ugat kasi meron din po mga nematodes na tumatama po sa ugat kaya nalalanta sila. So yun po. So sana po ay nabigyan namin ng kasagutan yung inyong tanong, Isel Sebastian. So para po sa pangalawang tanong,
ito. Para po kay Doc Jed ata ito, gaano po kadalas dapat lagyan o palitan ng langis o methyl eugenol ang yellow traps? Okay, Doc Jai, walang fixed na time kung kailan papalitan yung yellow trap, yung sticky trap. Kasi for me, yung sa experience ko, minutes pa lang ay napuno na yung surface ng plastic sa yellow trap. So, pag ganun po na marami ng populasyon ng insekto sa surface at magko-compete na sila doon sa stickiness, tanggalin na po yun at palitan na po ng grease or ng methyl eugenol nung something sticky doon sa yellow trap. So, ganun, depends on the population na dumikit na doon sa trap. Oh, ganun pala yun. So, wala daw pong time para na-iset para magpalit ng oil. So, kung puno na, yun, papalitan na natin. Syempre, wala ng space. So, kailangan ng space at kailangan madikit pa rin po yung langis natin doon sa atin. So, napakahalaga pong tandaan nyo. So, hindi po uubra yung yellow trap nyo kung yellow lang yan. Kung wala pong sticky, walang langis, walang methyl eugenol, hindi po uubra yung ating yellow traps. So, yun po yung tandaan natin. So, ayan. So, may special shout-out lang po ako kay Sir Arsenio Toto Barcelona. Sabi niya, maraming salamat, maraming kaalaman. So, Sir Arsenio, thank you po. And then, si Francis Ibatan Dulas, good PM, is Isbesid. Thank you po sa another session of Fruitful Afternoon. Ayan po. Thank you din po sa pagsubaybay niyo sa amin. So, another question po from... tingnan natin ha. So, eto, meron tayong isang nanonood na medyo kakilala natin. Ano, si Sir, ang question po natin ay manggagaling kay Sir Glenn Gregorio. Hi, Sir. Hi, Doc Glenn. So, ang question po natin, anong sakit ng kamatis na ma-expect natin ngayong masyadong mainit at humid? So, Pao, ano kaya yung mga sakit na prevalent pag ganitong mga panahon? Okay. Hello po, Doc Glenn. Salamat po sa panonood sa aming webinar series. So, ang mga posible or mga ang mga posibleng mga sakit na may encounter natin during mainit na panahon ay less po yung mga foliar diseases. So, more on po yung BW. Ayan. At yun pong mga insect-transmitted na mga viruses. Kasi po, during itong mainit na panahon, madami din po yung mga insektong pag-alagala dyan. So, yun po ang aking sagot. Ayun. So, opo, papapansin po natin pag tag-init na hindi masyado yung mga foliar disease. Yung mga foliar disease yung mga fungus, mga sakit na sanhi ng fungus. Ang marami yung insekto kasi gusto talaga nila dry. So, happy-happy sila dyan. And yung insekto tulad ng whitefly, madami yan pag mainit. So, sila yung may dala ng virus kaya maraming nangungulot sa kamatis natin pag tag-init. So, yun po. May isa pa pong question. Ito po. Galing kay Miss Marilyn Gomez Puno. So, hi po from Pampanga. Ano po ang non-host plant? Ano pong non-host plant ang pwedeng itabi sa kamatis para hindi puntahan ng insekto? So, Doc Jed? Okay, para sa non-host plant, so halimbawa sa insekto, ang nakikita natin kanina sa lecture ni Pao ay leaf miner at whitefly at ang fruitworm. So, hindi po ito pumupunta doon sa mga legume. So, mainam na pwede tayong mag-intercrop or maglagay sa paligid ng mga legumes. Oh, yun. At saka added bonus doon sa legumes, i-fix niya ang atmospheric nitrogen, ibig sabihin, i-convert niya yung nitrogen na nasa air into something na fertilizer doon sa halaman. So, very good choice po ang legumes. Ayun, legumes pala ang pwede. So, yun po. Thank you po sa tanong. So, at sa sagot. So, eto naman po, isang tanong galing kay Sir Julius V. Tolimao. So, good PM po. Ang tanim ko pong kamatis dito sa bahay ay naka-pots. Ang bunga niya nalalanta. Ang ilalim ng
ang nalalanta ang ilalim ng bunga. Ano po ba ang nangyari? Ano kaya ang nangyari sa kanya, Doc Pao? Yes. So, ang posible pong ayan po ay hindi isang disease. So, ang possible po na nangyari diyan ay kulang siya sa calcium na fertilizer at o kaya naman ay nakukulangan din siya ng tubig kasi ang dahilan din po noon, kumbaga hindi nakakapag-transport ng mabuti yung mga nutrients, kaya posibleng ayun yung nalalanta yung puweta ng kamatis. So yun po ay tinatawag na blossom end rot. So yun po, blossom end rot po ang tawag doon. So isa rin pong dahilan, sabihin nyo, naglagay naman po ako ng calcium. So yung calcium nagiging masisipsip lang po ng halaman yun kung nagdidilig tayo. So dapat po yung pagdidilig natin ay regular din po, hindi yung natutuyo, nasosobrahan dilig, natutuyo. So mas maganda po na regular yung ating pagdidilig para yung intake po ng calcium makuha niya yung calcium na nasa lupa natin. So, yun po. So, ngayon, sa mga abangers ng trivia questions, so, ang trivia question po ay manggagaling kay Doc Pao. So, Doc Pao? Ayan. So, ready na po ba kayo, mga viewers, mga ka-vegiskwela? So, ito po ang aking question. So, ito po ay galing din sa aking presentation. So, kung nanood kayo, makakasagot po kayo dyan. So, ang aking pong tanong ay magbigay ng dalawang tomato variety na may intermediate resistance sa liquor. So, ayun po, dalawang variety po. So, yan, dalawang variety po ha. Pag isa lang, hindi po tama. So, dapat dalawa yung isulat nyo. Oh, nabanggit niya po yan kanina. So, yan po. So, sulat na po kayo. Ang virtual team po namin ang bahalang mamili po kung sino ang pinakamabilis sa inyong magsagot. So, yan po. So, ayan. So, hingan ko na rin po siguro ng trivia question si Doc Jed. Doc Jed? Yes, madali lang to kasi lagi talagang starring tong trivia questions ko sa at question ko sa mga nakaraang webinar. So, paunahan po dyan sa comment box kung ano ang pangalan ng friendly fungus na pwedeng ispray para pantaboy po or pangsugpo ng mga insekto. Friendly fungus po. Oh, friendly fungus pala. So, sulat na po natin yung friendly fungus. So, nasa lecture din po yan ni Doc Pao kanina, yung friendly fungus na yan. So, gusto ko lang po ulit mag-shoutout sa mga tomato farmers po. So, sa mga nagtatanim po ng kamatis, yung nagbibigay po ng supply sa atin ng kamatis lagi, yung mga farmers po from Bukidnon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Nueva Ecija, Laguna. So, thank you po sa patuloy pong pagtatanim ninyo at lagi po kami may kamatis na iluluto. So, yun yes. Po. Yes. So, isa pa pong question para po. So, ito po. Basahin natin. Ito po. Kung ang Buveria basiana ay fungus, may chance po ba na atakihin din ito ang kamatis? So, Doc Jed, may chance ba na atakihin din ng Buveria basiana yung kamatis natin? Yes, fungus nga. Tama ka, Doc Jay, at sa nagtanong. Fungus si Buveria basiana, pero siya ay friendly fungus. So, siya ay kapamilya ng mga tinatawag na entomopathogenic fungi. Ibig sabihin, entomo, insect, ang target nilang atakihin ay mga insekto. So, hindi po ang kamatis. Safe na safe po ang kamatis nyo pagdating sa Buveria. Oh, safe pala siya. So, targeted talaga yung ating mga friendly yes. Po. Yes. Yung bet lang nila, yun lang yung atakihin nila. Siyempre, ganun yun, no? Correct. So, yung mga nagpupudus po ng ating mga friendly fungus, bacteria, bago po nila nire-release yan, tinetest po muna nila kung safe ba yan sa halaman natin. So, ganun yun po. Tama yes. Po ba, Doc Jed? Tamang-tama yan, Jay. Correct. So, yun po. So, last question na po na entertain natin kasi medyo konti na lang po yung ating oras. So, ito po. Galing kay Lope Fran. Cultural is basically prevention. Tama po ba? Yes. Basically, sa IPM pyramid,
ang cultural management like crop rotation, sanitation, site selection plant selection ay basically prevention po para sa sakit at para din sa insect population na maiwasan na pumunta ito sa inyong mga target crops. Doc Pao, may idagdag ka? Wala na po, Doc Jen. So, excuse lang po dun sa mga bibong-bibong aso ni Ate Jen dyan sa background niya. So, yan po eh. Lagi natin kasama yan sa webinars natin, di ba, Doc Jen? So, yan po. So, ihahabol ko lang po yung special shoutout namin kay Miss Catherine Sikat. So, sabi po niya, nag-message po siya sa amin. So, wish ko po na manalo talaga ng seeds. Kaya nakikinig po ako ng mabuti. Nagtitake down ng notes at na-share ko na po ang iba ng mga key takeaways and learnings from your webinars po. Salamat po. Nanalo po ako last Thursday. Ang saya-saya po talaga. So, congratulations, Miss Catherine Sikat. And appreciate talaga namin itong mga ganitong comment kasi na-realize namin yung mga webinars na ginagawa namin ay nakakatulong talaga para sa inyo. So, medyo konti na lang po yung oras natin. So, hingan ko na lang po ng last words ang ating mga doctors. So, simulan po natin kay Doc Pao. Ayan. So, hello po. Maraming salamat po sa mga viewers na umabot hanggang dito sa Q&A portion ng webinar po na ito. Sana po yung mga next na webinar series natin ay panoorin din po ninyo para madami po kayong matutunan. At shout out po sa mga kamag-anak ko dyan sa Nueva Ecija. At shout out din po sa mga frontliners at backliners natin. At sana po ay manatili po kayong healthy at masaya. Yun lang po. So, Doc Jed? Shout out sa mga kapitbahay kong aso. Shout out po sa mga major tomato growers sa buong Pilipinas, sa Northern Mindanao at sa Ilocos Region. At lagi pong mag-IPM po tayo para protected ang ating mga halaman. Thank you. Ayun. So para sa akin naman po, hello po dyan sa lahat ng mga taga Quezon, taga Lucena, sa lahat po na nagtatanim ng kamatis. Plant lang po tayo para lagi po tayong may kamatis sa ating mga hapagkainan. At salamat po sa lahat ng mga tumatanghilik ng aming webinar. At thank you rin po sa mga comments nyo na overwhelmed po kami na okay po. Nakakatulong po kami sa inyo. So, yun po. So, para po dun sa trivia question ko kanina, ang sagot po nun ay lycopene. So, alam yes. Po ng lahat yan. So, yung mga ketchup natin, may nakalagay na lycopene. So, yan po yung antioxidant na tumutulong sa ating immune system. At nagbibigay din po ng kulay sa ating mga kamatis at sa form din po siya ng carotenoid. So, yung carrots po, yun. Antioxidant din po yan. So, yun naman pong sagot sa trivia question ni Pao, ni Doc Pao. Ano pong sagot, Doc Pao, dun sa trivia question nyo? Para lang maano nila na tama pala yung sinabi nila. Nasulat nila. Nakamute kaya ata, Doc Pao. Hindi siya naririnig. Hindi siya naririnig. Para po dun sa answer kay Doc Pao, ang pwede pong sagot doon ay D-Max, Marimax, o pwede po yon yung may mga intermediate resistance po sa virus. So, meron din po kami mga i-release na bagong varieties. Abangan nyo po yon yung G-Well at saka Garnet. So, yun po. And then, yung sagot po kay Doc Jed, ano po yung sagot sa trivia question nyo? Yes, Doc Jai, ang sagot ay ang nabanggit ko kanina, Boveria bassiana. Siya ay friendly fungus na pang sugpo ng mga insekto. Ayun. So, yung mga nakatama po dyan. So, ia-announce po namin yung winner sa susunod naming webinar.
So, yes. I-ano ka rin po yung mga next webinars namin. So, tangilikin po ulit natin. Bukas po, May 8, so 4 p.m. po ulit, meron pong webinar about relishing and other horticultural activities. So, yung pong mga pagbabalag at kung ano-ano pa, ituturo po namin sa inyo yan. And then, sa Tuesday po, magkita-kita po ulit tayo sa The Doctors Are In. So, ang topic naman po natin, mga sakit at pesting insekto ng sili. So, yun po. And then, i-remind ko rin po yung mga viewers natin na meron po dyang makikita kayong link na provided ng page na para po dun sa evaluation form namin. So, makakatulong pong evaluation form na ito para po ma-improve namin yung mga next webinars. So, yun po. Yun lang po. Salamat!